Guys, kasi may schedule ako para mag-PCR today. Ngayon, naligo ako. Tapos, bago sila dumating, gusto ko muna mag-self-testing. Kasi, everyday ako nagsa-self-testing. Bukod sa PCR nila, may self-testing din ako. Kasi nire-record namin yung result everyday. Kasi, hindi namin ipasa doon sa dito sa hotel. Before kami mag-out, pasa namin yung mga record namin na result. So guys, kasi hindi pa dumating yung supply ko, breakfast, magpainit muna ako. Kasi maaga pa naman, alas 6. Mamaya pa ng alas 8 yung breakfast i-deliver. Kasi yun na schedule nila. Tapos yung lunch, 12 o'clock. Pero hindi naman talaga 12 o'clock darating. Minsan late siya. 12:30 or after 12:30, tumatawag yung hotel dito sa akin. Sa akin na nandyan na yung yung lunch na deliver na. Tapos yung dinner 6:30 ang schedule nila ng delivery. So ngayon guys, kasi 8 o'clock pa yung delivery ng breakfast, mag-almusal, magpainit muna ako kasi nalamig ako. At saka meron din akong tinapay na galing sa Pinas. Hindi ko pa naubos. Kasi malapit na siya mag-expire guys. Ito yung tawag sa amin na pancho. Matigas na tinapay. Pinila ko to doon sa, saan ko ba yung binili? Sa Gmall. Doon sa Davao. So, painit muna tayo guys. Ito yung ko. Nagpainit na ako ng tubig, guys. Ayan. Yung ko. Painit tayo, guys. Hindi ako nagko-coffee, guys. Uminom ako, pero hindi as in like ko mag-coffee. Ngayon, kasi ito yung supply ng hotel. Ito yung supply ng hotel. Ang supply nila, tea, coffee, with coffee meat and sugar. Tapos ngayon guys, kahapon, tumawag ako sa extension. Nag-request ako ng coffee kasi wala na akong coffee. Dito lang ako minom guys sa, sa hotel ng coffee. Kasi malamig yung aircon, kaya gusto ko magpainit yun. Tapos, dalawang beses akong tumawag kasi yung una, babae. Sabi ko, pwede ba ng sugar at saka coffee? Yun na nga, kasama na ngayong coffee meat. Sabi ng babae, oo. Ngayon, pag-deliver, akala ko sa lunch isali nila, siguro nakalimutan, walang coffee. Tumawag ako ulit after noon, lalaki na yung sumagot kasi siya na yung naka-schedule doon sa baba. Tumawag ako ulit. Maya-maya guys, may kumatok ang lakas. Akala ko ano nangyari. Nagulat ako guys, yun pala. Pagbukas ko ng pinto, tiningnan ko, ando na yung coffee nakalagay sa cellophane. Ang dami guys. Sabi ko, sumubra naman to. Dalhin ko na lang, sayang naman, iwan ko dito. Kasi itatapo na rin nila yan kasi nandito na sa warong ko. So, dalhin ko na lang yan, guys. So, guys, kain na tayo. May panso ako. Malamig, guys, kaya kailangan uminom ko ng init. Hindi naman ako masyadong mahilig sa coffee. Uminom ako yung bang very seldom kasi hindi ko naman talaga umiiwas ako sa umiiwas lang ako. Pero dito, talagang ininom ko kasi super lamig ng kwarto ko. Hindi naman kasi pwedeng hinaan kasi may nakalagay doon sulat nila na huwag i-off. Maintain lang yung high mood. Yun ang sabi nila. So, hindi ko pinakialaman. Baka mamaya pag-alitan pa ako.
Saka guys, pag nag-coffee ako guys, maraming sugar kasi ayoko yung mapait. Pero, dahil limitado yung sugar, isang ano lang ako, parang sa aeroplano, tag-iisang sugar lang, hindi na ako nag-request doon, kung anong bigay, yun na lang. Okay naman. Kasi minsan guys, aeroplano, ano, pag sabihin mong coffee, bibigyan nilang nila, isa lang, pero pwede kang mag-request. Eh, minsan, yung bigay nilang, ano, yung partner, yung snack, super tamis. Kaya, na-balance, mapait yung coffee. Parang tumamis na rin yung coffee dahil sa kinain ko na, ano, chicharya na bigay nila. Kahapon, guys, ano, nung nag-pick up na ako ng lunch ko, guys, pag-pick up ko ng, ano, ng lunch box ko, nakabalot yun ng, ano, ng plastic bag. Ngayon, ang hinawakan ko yung sapuwit. So, yung orange, nahulog. Kasi, inaano yung sa dulo ng, ano, doon siya nahulog. Ngayon, pulutin ko sana. Eh, kung pulutin ko, nakalabas na ako sa kwarto ko. Eh, hindi pwede yan. Pakita pa naman ako sa, ano, sa CCTV. Talaga, andun sa gitna ng koridor. Lalabas na sana ako. Sabi ko, naisip ko, lala, hindi pwede kasi ano, bawal talagang lumabas kahit sa labas lang ng room. Hindi talaga pwede yan, guys. Kasi pag lalabas ka sa room, makikita ka sa CCTV, ano, may fines ka na 25,000, tapos 6 months imprisonment. So, dahil lang sa orange, ayokong lumabas. Takot ako, guys. Bumalki ako. Iniwan ko yung orange, sinarado ko na yung pinto. Sabi ko, bahala ka sa orange na yan, kaysa magbayad ako sa 25,000. At makulong pa. Ay, nako. Iniwan ko yung orange doon. Sabi ko, sayang, wala naman akong, gusto ko man naman yung orange, kasi may bigay silang apple. Hindi ko kinain, dalawa pa yung apple. Pero, yung isa, kinain ko na kasi may isa pang natira. Ayun, gusto ko sana yung orange, guys. Paano yung nahulog? Sabi ko, baka bukas may orange na naman. So, yun, guys. Kakatuwa. Pagkatapos kong kumain, guys, ano, kasi maaga pa, wala pang 7 o'clock. Naisip ko, masyado pang maga mag self-testing. Kasi pagkatapos ko mag-swab, ipasa ko yung result doon sa labas din, ilagay ko sa rack, at saka pipikapin na nila yon. Tapos may record din ako dito, at saka pinipicturan ko yung result bago ko ipasa doon sa labas. Kasi pipikapin nila yan, guys. Hindi ako dito magutoman, guys, kasi meron akong dalanga. Fuji bar galing sa Pinas. Kasi naisip ko kasi bago ako flight. Maga kaming nagpunta sa Davao, tapos nag-ikot-ikot kami, punta kami ng mall. Tapos nagbumibili kami ng kung ano-ano. Sabi ko, magbili ako ng mga chicharya kasi parang naman may ano ako doon sa hotel kasi baka mabobore ako. Pero hindi naman ako nabobore kasi may TV at saka may laptop ako. Nag-ano ako, nanonood ng mga ng YouTube at saka nag-i-edit ako ng mga video na hindi ko pa na-edit. Dami akong hindi na-edit, guys. Mula pa yon nang hindi ako umuwi ng Pinas. At saka, yun, nagka ano-ano na yun, guys. Tapos, guys, ayan, marami akong ganito. Kinain ko na yung iba. Yun. Tapos, ito yung sabi kong ano. Ito yung sabi kong binigyan ako ng hotel ng ganito kadami na ano, coffee at saka coffee milk. Natawa na lang ako, guys, kasi dalawang beses nga akong tumawag. Siguro. Tapos ngayon, guys, everyday yung ulam ko is crab. Kasi yung crabs na dala ko, hindi ko nadala.
hindi ko na iuwi, hindi ko na maiuwi kasi masisira na yun. Kaya everyday kinain ko na lang yun. May dalawang araw pa ako, guys. Kasi Linggo yung release ko dito. Dapat Monday. Ngayon, pagdating namin dun sa airport, kasi nag-PCR kami dun sa airport, yun ang first day namin. Ano, chinins nila yung date ng out namin sa hotel. Kasi nga daw, fully vaccinated kami. Kaya instead na Monday, Sunday kami. Ngayon, ano, Sunday ng 11:59 yung out namin dito ng gabi. Yun. Iwan ko. Baka early release nga. Baka maagan yan. Pwede na siguro. Grabe guys, yung experience namin pag pagdating sa airport, ang daming ano guys, dadaanan namin, ang super taas ng pila, yung luggage namin, konti na lang yung nag-ikot-ikot kasi yung iba naka-uwi, nakalabas na kami. Matagal lang kami doon sa mga pila guys, ang haba ng ilakad namin guys, super. Maaga kaming nakarating doon kasi yung flight namin after 6 o'clock. 6 o'clock yung flight namin. So sabihin na lang natin 8 o'clock kami dumating sa Hong Kong Airport. Ngayon, malapit na mag 12 kami nakalabas talaga sa airport. Kasi ang daming ang proseso guys. Nag-PCR kami. Basta dami naming ano proseso doon sa Hong Kong Airport. So yun guys, yun lang muna ngayon guys. After ko magano matapos ng ano ng breakfast ko, mag self-test na ako para tapos na ako, tapos mag-check ng fever kasi check ng fever every day, twice a day, at saka yun nga self-testing, so yun na yun. So thank you for watching guys, I love you. Bye!